Tapos ayun na nga, inano ko yung eyeliner ko kasi mahirap magsalita habang ito yung pinaka-critical sa makeup. Anyway, ano, hindi ako nakapagkwento habang nag-eyeliner. So ayun, sabi ko sa kanya, lalo na kung mag-OFW ka. So mas malaki yung kinikita mo, mas mabilis yung mas malaki yung mai-save mo. Mas malaki yung pwede nating ialat sa insurance at saka for investment. So sabi ko mas mabilis in pwede nating paiksiin yung term. Pwedeng in 10 years or 15 years depende sa plano mo. Malaki-laking pera yung ma-save mo or ma-invest natin, di ba? Syempre ang investment is ayan nga yun, investment. There's no guarantee na tutubo. Parang sa love. Parang sa ano, sa love life. Total naman, maraming juwang-juwa ngayong mga panahon. Ewan ko ba? Simula na ng COVID, parang nandahin gusto magka-jowa, no? Nagmamadali, may lakad. E di yun, sabi ko sa kanya, I mean, yung insurance is there's no guarantee. Ayan, kumalat na. There's no guarantee into it. Kasi nga, depende yan sa galaw ng market or sa diba, kung tumutubo yung mga businesses na yun. So, there's no guarantee. Pero hindi naman lahat ng company is palubog. At saka, kapag ka nag-invest ka, malulupit yung mga nagda-diversify ng ano, tawag dito, ng pera mo. So, yun. Paniguradong may ano yan, may tubo or bababa ganun. Pero hindi guaranteed na every year tataas yung pera mo. Syempre, it took time. Niluluto yan, kumbaga. Diba? It will take time. Niluluto, kumbaga. Syempre, yun. And through the years, imposible namang hindi tutubo yung pera mo, diba? Kung sa bangko nga, tumutubo ng ilang percent ba yun? Baka magkamali ako eh. Basta may maliit na maliit, katiting na tubo yung pera mo. Kapag di mo nagagalaw sa bangko yan, may onting-onte. Pero kasi nababawi din yan ng tax eh, di ba? So, wala rin. Parang wala din. Tapos may inflation pa. O, edi nga. So, kung mag-invest ka, tapos yung pera mo, at the same time, eh, nasa insurance, kung bibili ka sa akin, di ba, insured mo yung sarili mo. Kaya nga sabi ko, dapat talaga every i-record to sa every Filipino eh. Kasi ano, since third world country tayo, ibig sabihin, di ba mahirap tong bansang to. Mas lalo nating kailangan. Kasi kapag may nawalan ng trabaho, halimbawa yun nga, hindi lang naman kasi ang coverage ng insurance is hindi lang naman pag na-deads. Ganun kasi mga traditional insurance, yun din yung alam ko before. Ngayon pala, halimbawa, ano, na-disable siya. So hindi na din siya makakapag-work. So may mga coverage ng ganung insurance. So if you wanted to know more, comment down below at mag-set up tayo ng appointment kung ano yung best option for you. Hindi ko makita yung eyeliner ko. Ano? Ayan. So, ayun. Lalo na pag OFW ka, syempre, habang malakas pa yung katawan mo, syempre, hindi ka naman pwedeng, kung ikaw, kung gusto mo tumira sa ibang bansa, di ba? Pero syempre, mas masaya pa rin dito sa Pilipinas. So, ang dami kong katrabaho sa BPO na nag-abroad. Tapos, bumabalik dito. Sabi niya, iba pa rin daw dito sa Pilipinas. Kahit na may mga Pilipino sa ibang bansa, iba pa rin daw sa Pilipinas. Sabi ko, ba't po kayo bumalik dito? Ano pong pong decision nyo? Sabi niya, iba pa rin daw dito sa Pilipinas. Ganun, masaya. Yung mga tao. Diba? It's the people. Hindi lang naman tutungkol lahat sa pera. It's about sa mga people. Diba? It's about people. No man is an island nga eh. Tapos yun, bumabalik sila for the sake of ano, ang tawag dito. Yun, yung culture pa rin. Siyempre, mga kapwa mo Pilipino. So, kung naka-insurance lahat ng eto na nga. naisip ko siya kasi ngayon nakausap ko yung friend ko noon. Sabi ko, napagtanto ko yung mga desisyon ko sa buhay. Ever since nung nag-work ako, edi pagka-graduate ko kasi, nag-work na ako agad. Agad-agad yun, wala pa akong diploma, TOR. Kasi hindi naman yun nakukuha agad, diba? Ang graduation namin, April katapusan. Next month, may trabaho na ako after 2 weeks ng paghahanap ko. Tapos yung, syempre, bata pa ako nun, diba? 20-21 pa lang yata ako nun eh. Or 19. Pabata tayo eh, no? Yan tayo. Mga 20. Tapos parang hindi ko alam kung saan napunta yung pera ko noon. Sabi ko, kung may nag-talk sa akin na may nakausap akong financial advisor, ang laki na sana ng pera ko ngayon. Isipin mo ilang taon na ako nagtatrabaho. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21. 8 years minus 2. Kasi tambay ng 2 years. So, 6 years. Oh, yung pera ko, may tubo na yung kahit paano, di ba? Pero syempre, depende yan sa galaw ng ekonomiya. Tapos, insured pa ako kung may nangyaring masama sa akin nun. O naputulan ako ng paa. Nakon mo, di naman yan yung gusto nating ano. May makukuha si Nana, hindi kami maghihirap lalo. Mahirap na nga kami. E di paano pala kung may nangyari sa akin nun? Kasi ang dependent ko si Nanay, since single ako. Si Nanay ang magiging dependent ko. So kung, halimbawa, hindi naman ako na-deads, ganyan, or na-disabled lang ako. At least, kahit na wala akong trabaho nun, e di kung may insurance coverage ako, meron akong gagamiting pera. Diba? Yung ready ka, ganun, kahit anong mangyari sa'yo. So, yun yung mga naisip ko nun about sa insurance. Sabi ko, dapat pala, dati pa ako kumuha nito. The early, the better. Kasi yung pera, baka nga mura pa yung package ng insurance nun ng monthly. Kasi, syempre, katulad ko, di man ako mayaman nga, so masahod lang din ako ng 2 beses sa isang buwan. So, I manage my finances. Isa rin yun sa mga dahilan kung ba't ako nag-financial advisor. Isa rin yun sa mga reason. Pero, syempre, there's a deeper purpose or goal beyond that, na parang syempre para ma-handle ko palalo ng maayos yung finances ko nga. Kasi nakaka-stress pag wala ng pera. Diba? Nakaka-stress pag walang pera. Masarap gumastos ng hard-earned money. Pero yun nga. Ang stress naman, normal naman yun sa buhay. It's how you handle. So, yun, pag-stress ka, do something about it kapag di ka masaya sa buhay mo, diba? So, ako masaya naman ako. Pero yun, gusto ko lang i-ano. Tsaka nga dahil sa COVID, alam mo ang COVID, ang dami kong napagtanto dahil sa, ano na to, quarantine. Yung parang gawin mo na lahat ng pwede mong gawin. Kasi parang, alam mo yun, natakot na siguro, natakot ako, for me, natakot ako na, what if bukas dits na ako? Which is yun nga yung nangyari sa, dito sa bahay, kaya ako pinaayos tong bahay. Actually, itong bahay na to, o diba, ang dami kong kwento. Hindi natapos yung pag-makeup ko. Itong bahay na to is binili namin 3 years ago. Sa, na rides lang. Hindi naman to subdivision or anything. Ayan, nagkalaglag na sila. And row house lang to for poor people. Ganon, sa mga medyo walang kakayahan, ganyan. Parang, ano siya, isa-subsidize siya ng government for like 10 years. Eh, ilang taon na yung mga tao dito bago pa namin ito nabili. Bibinili lang namin yung rights sa tao. Tapos, ang sabi ko, gusto kong makuha yung ano nito, titulo. Tapos sabi ko, ikakash ko na siya. Yun na nga yung way back, ano, 2019. Sabi ko, gusto ko na makuha yung titulo ng bahay na to. E di, ayun, may pera naman ako naipon. Sabi ko, bilhin ko na tong bahay. Eh, talk shit yung ano. Yung kausap namin na may-ari ng bahay na to. Hindi kami sinipot. Hindi, stress na stress ako. Ganon. Pero yon, natutunan ko naman na sa buhay na ano, move on na lang, accept. Kasi hindi naman natin kontrolado lahat ng bagay-bagay sa mundo. So, ang kontrolado ko lang is yung emotion ko. Kung how I'll react or how I'll feel. It's my responsibility. Pero ayun na nga, so hindi natupad yung gusto ko. So hindi naman lahat ng gusto natin ay natutupad agad-agad. So matuto tayo mag-antay. So ayun, so, parang sabi ko, hayaan mo na nga. Nilet go ko na yon na mabili ko yung bahay na to way back 2019. So ito, parang half-half. Half owner kami ganun. Kasi rights lang. Kasi wala pa yung titulo. Gusto ko makuha yung titulo para mapataas. Pero syempre, it will took years naman. Hindi naman agad-agad nga na mapapataas yung bahay. Siyempre, yun. Kaya nga tayo nag-work, kumakayo, di ba? Yun. Hindi niya kami sinipot. Tsaka hindi siya matinong kausap. So, parang nilet go ko na. Yeah, you know. Naganap na lang ako ng ibang options. Nasabi ko, yan mo na nga si kuya. Parang hindi siya matinong kausap eh. So, ayun. Imbis na yung pera ko na gagamitin pang paano. Eh, natakot ako sa COVID. Sabi ko, shit, mamaya mamatay ako bukas. Hindi ko ba lang nagamit yung pera ko na pinaghirapan ko, inipong ko. Hindi ako, ilang value meal yung tiniis ko na hindi kainin para lang maipon ko yung pera. Kaya nga sabi ko, kinikita naman yung pera. Tapos yun nga, nung nagka-COVID,
That's why I have money. Na kaya